Yan guys, itutuloy natin no, yung naputol nating video. At ang usapan natin doon kasi doon sa ano, naghahanap ako ng bearing no. So, isusundan ko na lang ng ibang ano ng video no para sa ating ibang part. So, ito meron akong dummy bearing na ang dummy bearing na to ay bali tinistis to paikot no. Yan. Ng ano to, yung pang port na liha yung bala habang umiikot to. Bali liniliha ko to hangga sa medyo magiging maluwag no, o liliit siya, I mean. Tapos ipapasok natin siya dito no, na very convenient dapat na papasok to no, na hindi natin siya gagamitan ng force o hindi natin siya pupukpukin yan, papasok siya para makita natin kung anong status ng ating crankshaft papunta dito. Yan, kaya pati to papasok yan na napaka lumanay no, para makita natin kung saan na tayo sa sukat. Yun, yan, kung makikita nyo yun, yung ating ano no, crankshaft yun, dahil nga iniingatan nating maging maluwag no, dapat eksakto lang yung mga clearance. So yan. May konting ano tayo no, adjustment 'yun. Halos 0-0 siya pagdating doon sa dulo, no. Ayusin natin 'yan. Kaya kailangan may dummy bearing tayo, no. Tapos pagdating dito, 'yan. Meron din, no. 'Yan. No. Muuntog siya 'yan. Eh ganyan naman ang ikot nito, no. Ganyan naman ang ikot niya. Bali, tumatama siya, yan. Tumatama siya. So, kung pabalik, uuntog siya. So, puro pa ganyan ang magiging ikot niya lang, no? So, dahil clockwise to, dito to dadaan. Yan. Tapos, pagparating na itong ano niya, no? Kabaak niya, yan. May dala ng pressure galing dito. Ibu-boost up niya papuntang boost port, no? Yun. So ito bali ayusin natin to, i-orient din natin to. Bali umuuntog siya. Kaya hindi pwedeng ipit guys no, na yung bearing kaagad nakapirmis na. Magkakaroon tayo ng problema pagdating sa mga adjustment. Kaya yan. Ang gagawin natin, kailangan yung mga bearing natin is maluluwag. Yung natatanggal muna natin. Yung mga pinaglumaan nyo lang bearing guys, yun lang ang gamitin nyo. No? Yan, nailalabas. Tapos, sa kabila, te-testingin din natin dito sa maliit na case niya. Yan. Ayusin din natin. Yan, yung tinitignan natin kasi yan. Medyo dikit din, no? Medyo bababaan natin talaga. Pe-perpikin natin to. Kaya hindi pwedeng may mga sabit tayo dyan. Tapos kung medyo masikip to, eh kayang-kayang i-trim yan na lang ano natin. Ng hapang porting na bala natin liha. I-trim lang natin guys hanggang sa makuha natin yung gusto natin. Mostly kasi may problema lang yun sa dulo doon. Yung sa dulo nito, yan, yan may problema. Dahil dyan nag-e-end yung talim ng lagari. Tapos, bali, nabali na lang yung aluminum. Hindi siya na perfect. Kaya, tsatsagayin lang natin muna ng kunin yung pinakakanto. Tapos ipagsasama na rin natin to no, dahil tanggalin muna natin yung bearing.
malagyan lang ng mga mailang tornilyo para maigpitan lang. Siguro kahit dalawa lang, no, para maging sarado lang siya. Yan guys, medyo titrim natin ng pantay, no? Almost pantay naman dahil gumamit tayo ng panukat. So, kung ilalagay ko to pagdating doon sa dulo, hindi masusuksok. So, hanap tayo ng kikil na medyo mas masigit ng konti, no? May kasukat naman siguro yan. Hanap lang tayo. Ito yung tres cantos na kikil. Basta umayos dun sa dulo, okay nito. Yan guys, bali papantayin natin to, no. Konti na lang para maging very oriented lang yung lapat nila kabilaan. Dahil sukat yan guys, so halos parehas na nung pinagdikit ko. Yan guys, no, kung magseset kayo, dapat yung porting nyo, no? Ganyan, ganyan sana, no, medyo sa taas maluwag, sa ibaba masikip, dahil kinocompress natin yung mga sukat, no. Yan, wag lang kayong paluwag ng paluwag, no, hindi nakakaganda sa ating set yan pagka maluwag ang ano nyo, ang tirada nyo dyan. Tapos ito, bali, tatabasan din natin yan. So, parang ganito. Pero kukuha lang tayo ng 8mm kabilaan. No? 8mm lang kabilaan. Kasi dadaan dyan yung ano natin, no? Yung ating crankshaft. Dadaan sa dyan. So, pag hindi natin tinanggal yan, babangga. Hindi pwedeng hindi natin tatanggalin. Magbabawas tayo. Pero kung ano sana to guys, kung ang stroke natin 44, 441, napakaganda na hindi matatanggal to. Ang ganda ng performance. Kaya wag na wag nyong tatanggalin to kung nasa sukat na 44 ang stroke nyo. No? Kailangan na kailangan nyo to dahil magsisild power yan. Para ibibigay niya yung ano natin, no, yung pressure ditong lumalabas sa ating sikunyal para organize, para maging powerful. Hindi lang naisip nyo, palis-palis, lahat luluwagan, no guys. Hanggat maaari, kukontrolin nyo yung pagluwag. Huwag kayong magluluwag masyado. Dahil nag-iipon tayo ng velocity dito sa loob, yung velocity na yun, mako-convert sa charge yun, no? Yung tinatawag na fuel charge, no? Na may kasamang hangin tsaka ano, no? Gasolina. Air and fuel mixture. Yun ang kailangan natin na nag-combine ang dalawang materials na dalawang component diyan sa loob, tapos makikreate yun dun sa ano, no, malakas na pagsabog pagdating dun sa compress niya, pag kinompress ng piston niyan sa taas at magi-ignite yung ating ignition, no, para paputokin niya yung na-compress na gas yan, para maibigay niya yung excellent power. Kaya hanggat maaari guys, tandaan nyo, nakukuha natin yung charging ng fuel tsaka hangin dito. So kailangan hindi bulky ang loob ng ating crankcase. Pagka bulky yan guys, sumobra ka sa mga porting. Hindi magaganda performance niyan. Kaya hanggat maaari, paliliitan lang natin yung ano dyan sa area na yan, huwag masyadong maluwag. Yung tama lang sa pangangailangan lang ng makina.
Kaya mapansin nyo kung yung 50cc no, na set, lahat masisikip. Yun dahil nakakompute kasi sa pressure yun. So, kaya huwag kayong masyadong porting ng porting, no? Hindi yan nakakalakas basta-basta. Pero, siyempre, kung naaayon sa pangangailangan ng makina, dun lang natin gagawin. Kaya nga may mga computation para dyan. Kaya nga may mga binigay akong numero, no? Yung mga numero na yan, gagamitin natin lahat sa makina. Kaya, iwasan nyo yung mga overport, no? Hindi nakakaganda sa ating paggawa ng makina. Pantay naman guys, ayusin lang natin ng konti. Kita mo ultimo yung gasket natin, no? Sinusukat natin lahat sakto, no? Tapos yung gasket na to, isusukat din natin doon sa pinaka-cylinder block niya, dapat sakto din. Dahil pagka isinaklub natin diyan yung makina, hindi na natin makikita sakto to, guys. For example, sinaklub ko dito ito. Itong block na to. Yan guys, wala tayong makikitang eksakto doon sa loob, no? Wala tayong makikitang eksakto. Kaya ang pinaka-reference natin para malaman lahat, no? Yung ginagamit nating gasket. Itong gasket na to, siya yung susi para magtapat sila. So ibig sabihin, pagka ito tapat na dito at dapat ito tama rin dito, no? Kaya pag tinapat ko ito dito, no, titignan ko rin 'yan kung magiging ano sila oriented, no? So pagka hindi, gaya niyan, no, may excess na bakal, no, mapipilitan na kung i-trim ko rin 'yan, no, para mabawasan. Hindi kasi makapasok yung gasket ko dahil pang 52, no, pang 50 mm. So hanap lang muna ako ng gasket na pang ano siguro, no, yung mga pang 54 siguro, dahil kasi meron tayo kasing linagay na tanso dito, naka-enforce tayo ng tanso. Kaya medyo lumaki ito, naging bulky. Kaya hindi makapasok ito. Or, wala naman problema, ititrim ko lang ng konti itong paikot ng gasket. No? Ayusin ko lang. Tapos, pwede nang maging guide. Kasi ito naman ang sinusundan ko papunta doon. So, kaya walang problema. Yun, ayusin natin yun. Tapos, pakikita ko rin sa inyo, ipoporting natin itong mga ano natin, no, yung mga transfer port. Maliliit eh. Kukuha lang ko siya ng timing. Tapos, itatiming ko to na hindi siya ma-RPM pero sobrang malakas mag-torque, no. Kasi gagamitin ng makina na to dun sa mga matataas na lugar, no. Halos hindi kasi patag dun sa kanyang ano na paggagamitan, marami yung mga pataas tsaka kumbalak niya kasing paghangkas-angkas, so hindi ko kailangan yung ganun kataas na RPM pero kailangan ko yung malakas na torque. So magkaiba yung porting, no, pagka gusto mong malakas ang torque pero hindi malakas yung RPM, pwede yun. Nasa timing yun guys, kasi may sinusundan tayong ano pattern pagdating sa ating ano, no, sa ating RPM ng makina. Meron tayong gagamitin na timing at ma-i-discuss ko diyan, na i-dictate ko yung timing nito kung ilan ang gusto ko. Yun naman ang i-apply ko dito para makuha ko yung RPM. Siguro lalagyan ko lang to ng at least 10,000 RPM dahil may default na RPM ito. Ito yung naglalaro sa RPM na 7,000 RPM yung sadyang nakalagay sa kanya, no. So lalagyan ko siya ng 10,000 RPM para napakalakas mag-torque, no. Yun guys, bali sa susunod, no, yung porting naman ang ipapakita ko sa inyo at siguro dito na lang muna yung ating video at tuloy-tuloy naman to guys, pakikita ko naman sa inyo tuloy-tuloy to, walang problema.
at supporting process naman tayo. Ayusin muna natin yung crankcase. Sa susunod, samahan nyo naman ako para naman sa porting nito, no? At ituturo ko sa inyo about naman dun sa RPM, kung ilan ang gusto ko dito ng RPM. May mga sukat kasi yan, guys. No, gagawin ko ng data para masundan nyo ako kung anong RPM ang ilalagay ko dyan. Tsaka, tandaan nyo, guys, no? Lahat ng makina, pwede na natin gawin yung RPM niya. Madidictate natin na kahit yung makina hindi pa natin tinesting. Kasi lahat ng nabibili natin sa market, tandaan nyo, pag binili mo yung mga motor na yan, may libro na yan, may catalog na, at nakalagay na rin ang mga RPM nila. Kasi si engineer, bali, alam na nila yung mga sukat dyan, kaya alam na rin nila yung mga RPM. Kaya tayo naman, no, nagagawa din tayo, no, nagre-rebuild tayo ng mga makina, hindi rin naman tayo nanghuhula ng RPM kung hindi talagang alam natin yung eksaktong RPM, talagang accurate yun, no? Kaya yun, sa susunod yun ang ibibigay kong aral naman sa inyo para masundan nyo at ma-amaze naman kayo na mayroon palang mga ganyan sa makina, no? Na ngayon nyo lang malalaman yan dito lang sa ating channel na Benz Magtoto, no? At palagi lang kayong manatili sa aking channel at tumutok para magkaroon tayo ng maraming kaalaman at tuloy-tuloy akong magbibigay sa inyo ng impormasyon, basta palagi lang kayong tumutok sa ating channel, no? Maraming maraming salamat at sa susunod na aking video, abangan nyo.